Okay, no? Ayan guys, binisita natin ngayon yung puntod ni Apo Lakay dito po sa libingan ng mga bayani. Ayan. Siyempre malapit na rin po yung All Souls Day, no? November 1, November 2. Ngayon po, nandito po tayo siyempre para magbigay pugay, magbigay respeto. Siyempre, hindi lamang kay Apo Lakay, yung mga bayani po rito, na yung mga nakalibing po rito sa libingan ng mga bayani. Ayan po, dito po tayo para magbigay respeto, magbigay pugay mga kababayan. Ayan. Ito, dito, zoom in na lang po natin. Ayan. Okay. Ito po yung puntod ni Apo Lakay. Last September 11, nandito po kami. Kasama po namin yung libo-libong mga loyalista, di ba? Nakita po ninyo yon, na kung saan po yun po ay pagbibigay pugay sa kanyang kaarawan. Pag-alala sa birthday ni the great late President Ferdinand Marcos Senior. Ayan. And ito, sorry sa boses ko mga kababayan, kasi siyempre, and ano po natin, nandito po tayo para gunitain yung siyempre kadakilaan, kabayanihan, sakripisyo na ginawa po ni Apo Lakay sa bayan po natin. Ayan. Dito lang po tayo para ano. Ayan, bisita lang po kami. Kasama ko po si ano, si Papa Bin, mga kababayan. Ayan. Kasama ko po si Papa Bin ngayon. Noong last September 11, nakasama rin namin si Ma'am Imelda Romualdez Marcos, yung may bahay po ni Apo Lakay. And si Ma'am Irene, nandito rin po mga kababayan. Sina Pangulo kasi nasa Batac, Ilocos Norte during that time, na doon po sila nagunita din. Si Ma'am Imelda po yung kasama namin dito. Kasama namin sina Secretary Larry Gadon, yung grupong tulad ng firm, yung friends of Imelda Romualdez Marcos. Ayan, di ba? Ito po, ako mataas po yung respeto ko. Lalong-lalo na sa mga talagang nagsakripisyo para sa inang bayan po natin. Tulad po nito, ni Apo Lakay, kaya po tayo nandito. Ayan. And alam nyo naman, tayo po supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Mga kababayan, and ng kanyang administrasyon. Kaya tayo po disappointed dun sa mga recent statement na si Apo Lakay daw ipapahukay tapos itatapon sa West Philippines. No, it's a big 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 no, mga kababayan. Di ba? Mali po 'yun. Di ba? What we need is to respect. Hindi lamang yung nabubuhay, kahit po silang mga namayapa na, lalong-lalo na yung nagsakripisyos para sa bayan po natin. The late President Marcos Senior po, ayan mga kababayan. Nung birthday ni Apo Lakay, punong-puno po rito eh. Diyan oh, yan. Punong-puno po yan. Yung may mga tent po na dito, naka-set up dito, pulang-pula po yan. Diba yung video po natin? Tingnan po natin pag makakuha ko po yung video ko. Pulang-pula po yan dito. Kumbaga yung mga supporter po, yung mga loyalista na nandirito. Diyan, kumpleto po yan diyan. Talagang punong-puno dun. Yan, yung ano na yan, punong-puno po yan mga kababayan. Talagang napakaraming tao, mga supporters po ng mga Marcos na nandirito. Talagang ginugunita po mga kababayan yung
kadakilaan, ginugunita yung kagitingan, kagalingan bilang presidente ni Apolacay. Dito punong-puno yan doon. Ang daming mga sasakyan po noon. Eh, talagang every birthday po ni Marcos Sr. ni Apolacay, nandirito po sila para gunitain. Ito po. Ayan. Diba? Di lang po tayo masyadong lumapit. Dito lang po tayo. Siyempre, pagbibigay respeto rin po kay Apolacay, mga kababayan. Ayan. Yung pinakamarami po yung mga taga-firm o yung friends of Imelda Romualdez Marcos na talagang grabe kahit na umalis na po sila 1986, mga kababayan, umalis po yung mga Marcos, eh talagang yung mga loyalista hindi po nawala, talagang nandyan po sila para magbigay ng suporta, magbigay po ng tiwala. Naghintay po sila ng 36 years, 'di ba? Yung mga loyalista, yung mga Marcos supporter, 36 na taon yung hinintay po ninyo. Ang hinintay po natin, lalong-lalo na yung mga lehitimo, original na loyalista po. 36 years ang hinintay para makabalik sa posisyon, sa pwesto ang mga Marcos. Sa administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, napakaganda po ng mga tawag nito, napakaganda ng mga ginagawa ni Pangulo in spite ng mga banat sa kanya, which is expected naman na po, ine-expect niya na yan. Nandyan talaga yan, mga kababayan. Umagahan, tanghalian, hapunan na po ng mga Marcos yung mga paninirampuri, yung mga banat sa kanila. Pero tulad po ni PBBM, ngayon po yung mga apo ni Apolacay, di ba? Talagang gustong magtimpi, ayaw magsalita sa mga issue, mga bagay-bagay. Talagang medyo na-offend lang lately, 'di ba? Alam niyo po yung nangyari na mga tirada, lalong-lalo na sa kay Apolacay tsaka kay PBBM, 'di ba? So nandito tayo para magbigay respeto lang, mga kababayan. Ibingan ng mga bayani. Ayan. Dito po yan sa Taguig, Metro Manila, mga kababayan, na kung saan nakalibing po yung ating mga presidente, tulad po ni Marcos Sr., Apolacay, ito po. Then sina, ito yung kay Apolacay eh. Ayan o, Ferdinand E. Marcos, 1917 hanggang 1989. Ayan po, mga kababayan. Din katabi po ni Apolacay dito, yan sina President Carlos P. Garcia, President Fidel B. Ramos nandun, mga kababayan, sa unahan. Ano lang natin. Then, ayan. Dito po si Presidente Pangulong Bongbong Marcos. Pag araw po ng mga bayani, National Heroes Day, yung retlying, dyan po si Pangulo. Every August yata yun kung nagkakamali. Yung retlying po. Ayan, President Carlos P. Garcia. Ayan o. Ito kay President Fidel B. Ramos po, mga kababayan. Ayan. So once again, maraming salamat po, mga kababayan. This is Joshua Corpus Vlog. And ito, nandito tayo sa libingan ng mga bayani ngayon. Yan, President Elpidio Quirino, 'di ba? So maraming salamat po, mga kababayan.